Kasama pa rin natin Dr. Louie Gutierrez. Doc, sabi niyo, yung may pagkakataon, nakakapa. Pero kayo mga doktor, ano po yung ginagawa ninyong diagnosis for this? Siyempre, Ate B, meron tayong history and physical examination. History, tatanungin natin kung ano yung mga sintomas na nararamdaman ng pasyente. Meron tayong physical examination. Gagamitan natin ng nasal speculum, kasi sinisilip natin ang ilong. Pero meron tayong mga special na gamit dito tulad ng mga endoscopes. No? Ito ay makakapasok hanggang doon sa kinaloob-looban ng ating ilong. Para kunwari grade 1, mga maliliit lang gamunggo na polyp ay makita na natin at a very early stage. Gaano kalalim ba yung ano? Pag-iisipin mo, gaano kalalim yung ilong? Ito lang kasi nakikita natin, mm-hmm. di ba? Pero sa inyong mga doktor, ano yung okay, siguro, scope niyan? Yung, siguro isang daliri, may papasok natin dun sa pinaka-dulo, ilalim, no? sa ilalim. Yung ilong kasi natin, sa harapang bahagi, dalawang butas. Uh-uh. Pero pag dating natin sa loob, isang malaking butas na lang yon. So, nagsasalubong sila doon, papunta na sa ngalangala o sa lalamunan. Hindi ba with discomfort? Di ba, iniiwasan nga ng mga kalalakihan yung, ayun, yung colonoscopy papasok sa puwet. Di ba, ito, endoscopy ipapasok papasok sa camera. Di ba, nakakasukaya? Ang hirap nun uncomfortable. Well, we do this under local anesthesia. Gising ang pasyente. Oh. Tapos dalawa yan, pwedeng rigid scope, ibig sabihin yung medyo matigas na teleskopyo or para mas maganda. Gano'ng kalaki yun ang itsura doon, ang instrumento? Ganito ang kahaba, no? Ipapasok lahat yun? Hindi naman. No? Oh, hindi naman. Pero meron din tayo tinatawag na flexible scopes, no? Mas malambot yan. Minsan umaabot to hanggang sa ating lalamunan. Okay. Gano'ng kahaba? Before we proceed, sabi ni Do kanina, hindi lahat ng bukol, polyp. Pwede po kasi daw na cancerous yung bukol. Oh. Well, liwanagin nga natin yon na ang polyp po ay benign na bukol. Pero hindi po lahat ng bukol sa loob ng ilong ay masasabi natin polyp. Kapag po meron, kunwari, medyo meaty, no, nagdudugo, amoy. No? Ayan, medyo magpatingin na po kayo dahil kailangan i-clarify na, baka ito ay isang malignant lesion. Baka cancer. Okay, so tuloy tayo. Pagpalagi natin may polyp, anong gagawin sa polyp? Pwede bang tableta o capsule na yung inumin ko? O talagang no, kailangan dyan i-cauterize or tanggalin ng doktor? Babalik tayo sa grading, Alvin. Kapag ito ay grade 1, grade 2, maaaring uminom ng, actually, spray muna. Merong intranasal steroids. Or ointment, pahid-pahid. Pwede yung pahid-pahid? Pahid, hindi. More on sprays. Spray, okay. Tapos pwedeng uminom ng gamot. Okay. Kapag grade 3, usually surgical to eh. Pero ngayon, pwede rin natin i-try na nasal sprays. No? At ito nga, ang ginagawa kapag surgical, tinatawag namin endoscopic sinus surgery. Under general anesthesia yan. Tinatanggal natin lahat ng polyp sa loob ng ilong at binubuksan natin yung mga lagusan ng sinuses. So bibiyakin itong ilong, tapos gaganunin, tapos... Endoscopic po, kapag sabi endoscopic, wala pong hiwa yon. Lahat po ay gawa ng teleskopyo. At ito po ay ating lilinisin. Physical na tatanggalin yung mga... Physical na tatanggalin, oo. Tapos okay na yun. Bumabalik ba? Maaaring bumalik. Ito, no? Kapag ikaw ay, syempre, nandiyan pa rin yung mga allergens mo, at patuloy nagkakaroon ng inflammation sa loob ng ilong, maaari itong bumalik. Yung gamot pong sinasabi ninyo, ano yun? Maintenance po ba yun? Habang buhay o mawawala ang polyps kapag nag-take ka ng medication? Para maiwasan bumalik, kailangan mong gamitin itong mga intranasal steroids na ito, mga pang-spray natin, o mga gamot, pero kailangan ay nababantayan ng ating mga doktor. Hindi ba masama yung steroids, no? Hindi naman, mga low dose lang ito. Kaya nga sabi ko, dapat as advice or prescribed by your doctors. Okay. Yung mga symptoms, mawawala po ba kapag naggamot kayo? Yung pagkawala ng pang-amoy at panglasa, will it come back? Yes, oo. Kapag natanggal na po yung polyp na nakabara dito sa ating ilong, ay magiging maghinhawa na ulit ang inyong paghinga. Maliban dito, dahil nasa wala na yung umiipit doon sa olfactory bulb, no? Doon sa yung kung saan tayo nakakaamoy, maaaring unti-unti babalik itong ang ating pang-amoy at ang ating panlasa. So sabi mo kanina, pag tuloy-tuloy yung allergic mo or allergy mo, babalik? Kung ikaw ay patuloy naka-expose, no? Kasi siyempre, magiging inflamed na naman yung iyong ilong. So yung allergic rhinitis, pwede bang isa yun sa mga ano, allergy na sinasabi mo? Oo, maliban nga dyan. Pardon me, ganun, bahing ng bahing sa umaga? Bahing ng bahing, oo. At saka yung mga patients with asthma, no? Kasi allergic disease din yan.
So, ito yung mga binabantayan talaga natin ng mga pasyente. Pero asthma, hindi matatanggal yun. Diba, for kaya life, you love asthma. Diba, ganun yung asthma. Every time na na-expose ka sa allergen, yes, atakihin ka. Kaya dapat, mamonitor ka ng iyon, doctors. Oo, kasi okay, ang mahirap rin, yung ibang mga sintomas na nabanggit natin, tendency natin, iinuman lang natin ng gamot. Correct, magsa-self-medicate tayo. So, kailan tayo pupunta sa doktor pala? Iisipin. Yun nga, mahirap sa nasal polyp kasi asymptomatic nga siya. Kapag maliit, hindi mo mararamdaman. So, pwede yung doktor hindi rin alam, hindi i-recommend, isilipin na natin yung ilong mo. So, sa routine physical exam, lalo na ngayon, di ba, sa mga trabaho, meron talaga tayong physical examinations. Hindi, walang ganyan. Isan doon natin nakikita. Walang ganyan. Parang sumisilip ng ilong ilang namin, wala namang sumilip sa ilong. Parang, tenga, parang hindi ata siya kasali. Dapat siguro, siguro isali kapag, siya. Oo, kasali. At saka kung siguro symptomatic. Pero sa mga ENT specialist po, kapag po kayo ay sumangguni sa kanila, ay sinisilip po talaga yan. So when do you have it removed? Kung gusto mo ba na gamunggo pa lang tanggalin na pwede pa? Or you wait for it na lumaki? In such a way na parang hindi sayang yung gastos, antayin muna siyang lumaki. Okay. Well, kung makita at a very early stage, pwede tanggalin. Siyempre, sa pamamagitan nga ng gamot, pwede. Ngayon, kunwari, hindi matanggal, hindi siya nag-re-respond sa ating man ng medication, surgical removal talaga yan. So, kahit maliit pa lang, pwede na nating tanggalin. Huwag na nating intayin lumaki. Hindi, kasi factor yung pera eh. Ikaw, siyempre, mayamang ka. Kasi si Ate B, kaya Ate B. Pero sa mga kababayan nating masa, factor po ang pera. That's why I ask, kung aantayin ba nila na lumaki or hindi, as early as now, magastos ba yan? Meron naman tayong mga PhilHealth and government pwede hospitals. Opo, pwede silang lumapit sa ating mga government hospitals kung talagang sila po ay kapos sa kanilang pera. Punta lamang po kayo sa mga DOH accredited training institutions natin. East Avenue. East Avenue po. Meron po tayong outpatient department doon. Kayo po ay matutulungan at susuriin ng ating mga ENT doctors. So if you go to East Avenue or PGH, ang ganyang klase ng operasyon libre? Meron pong konting pero hindi naman ganun kamahal. Hindi ganun kamahal. Pero if you're an indigent patient, opo, marami tayong pwedeng lapitan. Oh, that's good. Yun naman pala. Anyway, thank you. Maraming salamat po kay Dr. Louis Gutierrez.